Ayan ay magluluto po tayo ng takoyaki. At ang ating mga ingredients ay ham, cheese, dairy cream, carrots, repolyo, sauce, takoyaki sauce, and mayonnaise, Japanese mayonnaise, yung ating butter, or takoyaki butter, onion, bonito flakes, at cheese. First, kailangan po natin painitin ang ating takoyaki pan. Lagyan po natin ng butter ang ating takoyaki pan. Lagyan po natin ng takoyaki butter ang ating takoyaki pan. Lagyan po natin ng ham ang ating mga takoyaki pan. Lagyan po natin ng cheese ang ating pan. After po natin lagyan ng ating ng ham and cheese ang ating takoyaki, lagyan po natin ng cabbage or repolyo para healthy po ang ating takoyaki. So, alam naman natin na mga bata ay gusto yan. So, lagyan po natin ng cabbage or repolyo ang ating takoyaki. Ngayon ay maglalagay naman tayo ng carrots sa ating takoyaki para healthy po. Alam naman natin na ang takoyaki ay rich in vitamin A or pampalinaw ng mata. Very healthy po ang ating snacks ngayon kasi aside from the cheese na nilagay natin kanina na healthy rin, yung takoyaki butter ay may egg din and ayan, may mga gulay tayong nilagay. Ngayon ay dadagdagan natin ng butter ang ating takoyaki. Ayan. Ngayon atin nang ikutin ang ating takoyaki balls. Ayan. Very healthy po ang ating magiging snacks ngayon. Dahil marami po tayong nilagay na mga veggies. And hindi po tayo gumamit ng oil para mas masarap ang ating takoyaki. Dairy cream ang ating ginamit kanina. Wala pong oil ang ating takoyaki at marami pong vegetables. Aside sa ham and cheese na talagang magpapasarap ng ating takoyaki. Ikutin lang natin siya para maluto yung kabilang side ng ating takoyaki. Ayan.
takoyaki ball. Stick lang muna tayo sa ganitong size. Malapit na rin naman maluto ang ating ham and cheese na homemade takoyaki. Malapit na itong maluto. Very healthy po ang ating takoyaki, guys. So, dami po ng veggies na ating inilagay. Swak na swak po sa ating mga chikiting na mahirap pakainin ng gulay. Lalo na yung mga kids ko na talagang picky eaters po talaga. So, kapag ganito yung hinain ko sa kanila, ay nako, talaga pong kaya nilang ubusin ito. At talaga mapapakain natin sila na gulay. Ayan guys, malapit na maluto ang ating takoyaki. Ganyan naman ang ating... Ayan, malapit na siyang maluto guys. Malapit na siyang maluto guys. So, hindi ganun kalaki yung ating ginawang takoyaki ngayon. Unlike yung mga before na ginawa ko, malaki. Kasi masyado daw nakakabusog yung dati. Na apat pa lang yung nakakain nila, busog na busog na sila. So, ngayon, kung ano lang yung una natin nilagay, yun lang muna. Inilagay natin na butter. And I'm sure na masarap po yan. Ngayon ay... Luto na ang ating takoyaki balls. Lalagyan po natin ng takoyaki sauce. Ayan. Para masarap. Then, lagyan natin ng Japanese mayonnaise. Yung mga kids ko is mas prefer nila yung mga ladies' choice kesa sa Japanese mayonnaise. And now, lagyan po natin ng kaunting onion flakes or onion ng ating takoyaki. Ayan. Nag-a-add din yan ng flavor kasi sa ating takoyaki. Then, konting bonito flakes. Lagyan natin ng kaunting bonito flakes ang ating homemade takoyaki. I meant what I said when I said it, lady. I never want to look at a house in the garden. I never want to lock you. And ngayon, ngayon ko lang matatry guys na maggumamit ng cheese. Dahil yung binilang ko before is walang cheese. So ngayon, lagyan natin ng cheese. Sprinkle lang natin ng cheese ang ating takoyaki balls. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun. Now it's ready, guys. Mm-hmm.